Ang traslasyon ay paggunita doon sa pagkakalipat ng imahe ng Nazareno mula doon sa original na pinaglalagyan niya sa bagong bayan sa Luneta sa pangangalaga ng mga Recoletos, ng mga pari noon. Doon na nagsimula talaga na taon-taon ay gunitain yung pagkaka-transfer, kaya traslasyon, no? Pagkakalipat dito. At talagang, umbaga, malaking biyaya na dumating dito sa Manila, no? Dito, lalo na sa Quiapo, yung imahe ng Nazareno. O yung team, kasi nga ito'y hinango sa Ebanghelyo ni San Mateo, huwag kayong matakot, si Jesus ito. So ito yung tema na kailangan natin marinig sa panahon natin ngayon ng pandemya. Ito yung mga salita ni Kristo na magbibigay sa atin ng pag-asa na kakayanin natin itong mga pinagdaanan natin itong 2020, no, matinding pagsubok ito. Kaya ito yung nais ibigay ng Diyos sa atin. Kakaiba ngayon kasi talagang pag sinabing traslasyon, kakibat niyan prosesyon. Pero dahil nga sa pandemya, eh hindi natin masasagawa yung tradisyon na mga prosesyon. Kaya lahat ay nakafocus na lang doon sa pagmimisa. Yung mangyayari sa atin, dito sa Quiapo, talagang puro misa. Tapos humingi tayo ng tulong sa Santa Cruz Church, sa San Sebastian Church, para maging extension ng Quiapo. And then sa mga probinsya, simultaneous na pagdiriwang ng Nobina, nagsimula noong December 31 hanggang January 8, then yung January 9, sabay-sabay na magsi-celebrate ito. Madalas sinasabi namin, walang prosesyon, pero tuloy ang selebrasyon. Sa ngayon kasi dahil under GCQ tayo, so 30% lang, no, yung allowed sa atin. So mas maraming tao sa labas talaga nito. Kaya yun yung pinaghahandaan natin, no, na hiniling natin sa local government na ibigay muna yung kalye para maging espasyo ng mga taong nais makapagsimba. Siyempre, dahil limitado rin yung tao, yung Facebook page natin, yung Facebook Live, YouTube, lahat yan, mapapanood nila yung mga misa dito sa Quiapo. Ang mensahe para sa lahat po ng mga deboto, una, siyempre, kailangan namin ng inyong kooperasyon, ng tulong, pakikiisa po sa mga ipinapatupad natin na safety protocols para tuloy pa rin po, no? Ang ating pamamanata, ang ating debosyon ay maisagawa pa rin natin. Ano lang po ang tinakpan sa atin? Bibig, mukha, yun lang ang tinakpan. Pero yung pananampalataya, kahit kailan, hindi po yan matatabunan.